The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Suppose one of you has a friend to whom he goes at midnight and says, 'Friend, lend me 3 loaves of bread. For a friend of mine has arrived at my house from a journey, and I have nothing to offer him.' And he says in reply from within, 'Do not bother me, the door has already been locked, and my children and I are already in bed. I cannot get up to give you anything.' I tell you, if he does not get up to give him the loaves because of their friendship, he will get up to give him whatever he needs because of his persistence. And I tell you, ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For whoever who asks, receives. And the one who seeks, finds. And to the one who knocks, the door will be opened. What father among you would hand his son a snake when he asked for a fish? Or hand him a scorpion when he asked for an egg? If you then, who are wicked, know how to give good gifts to your children," excuse me, "how much more will the Father in heaven give the Holy Spirit to those who asked him?" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Many times I have said this, that prayer is not a self-centered monologue, but a God-centered dialogue. When we say dialogue, someone is talking and the other person is listening. Hindi parehong umiimik, hindi parehong nakikinig. Merong nagsasalita, merong nakikinig. Prayer must be a dialogue centered on God. As I have said yesterday, the Lord's Prayer is not a prayer of supplication, but it is a declaration of who is this God I worship. Sino ba itong aking Diyos na sinasamba? Ang tawag ko sa Kanya ay Ama, sapagkat ang Ama ay merong malasakit sa Kanyang anak. Kaya nga, sa pagbasa ngayon, kung ang Ama mo, hindi po ba? Kung ang Ama mo, yun ang sinasabi, dito sa lupa, ay nagbibigay ng maayos at mabuti sa iyo, yung Ama mo pa kaya sa langit? Mahalagang maintindihan yun. It is a dialogue, and a dialogue will always depend on our relationship. How do we listen? How do we listen? We listen in 3 ways. We listen with our ears, we listen with our eyes, and we listen with our hearts. We listen with our ears kung ano sinasabi, di po ba? Pero minsan, kahit walang sinasabi, nagkakaintindihan kayo. Pag tinitingnan mo, alam mo kung anong hinihingi, anong inaabot, lalong-lalo na tayo mga Pilipino, ang mga nguso natin nagsasalita. Hindi po ba? Nguso pa lang eh. Alam mo na, hindi po ba? Ano? Ha? Lalo na pag ang mata ang nagsalita. Nagkakaintindihan tayo. Pero, minsan, kung gusto mong maintindihan ang kalooban ng iyong kausap, pumikit ka. Learn to close your eyes, and as you listen between words, you begin to understand that there is underlying meaning or message
beyond the words. Alam natin yon, na pag sinasabi ng nanay mo, hindi ako galit ha, pero yung mata nalilisik, ano po, ang uso ay humahaba. Alam mong galit yun, di po ba? Ano? Yung anak mo na pinaghuhugas mo ng pinggan, ha? Alam mong ayaw niya kanyang ginagawa kasi napakagaan ng pinggan, bumabagsak. Di ba? Anak, galit ka ba? Hindi po, nanay. Hindi po. Di ba? Alam mo yun. Alam mo. Alam natin lahat yun. Mga minamahal na mga kapatid, kahit sa buhay pananampalataya, dapat naiintindihan natin, ano sabi ko kahapon, kung ikaw ay humihingi sa Diyos at hindi binigay sa iyo ng Diyos ang iyong hinihingi, hindi dahil hindi ka pinapakinggan, kundi mayroong higit na mas mabuti ang ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Anong meron sa unang pagbasa ngayon? Ang unang pagbasa ay simpleng balitaktakan, a simple dialogue about a people who don't want to believe in God. And yet, they expect that they will be blessed. They will be blessed. Umaasang sila'y pagpapalain pa rin na sa simula pa lamang sinabi na nilang, hindi kami naniniwala sa Diyos. So, a dialogue without a relationship is meaningless. Is meaningless. My dear friends, my brothers and sisters, sana we talk less and listen more. Alam po ba ninyo na napakahirap na makakuha ng katahimikan minsan sa loob ng simbahan? Bakit? Hindi na sanay ang mga taong tumahimik. Hindi na sanay ang mga taong tumahimik. Kailangang may ipatugtog ang simbahan para tahimik ang tao sa loob ng simbahan habang nag-aantay ng misa. Bakit? Marami sa atin takot ang katahimikan o takot sa katahimikan, baka may madinig tayo na ayaw nating pakinggan. Di po ba? Anong magandang pagtuunan sa araw na ito? Tingnan niyo po yung mga chismoso. Ano? Tingnan niyo yung mga chismoso. Chismosa. Ha? Hindi sila nakikinig sa tenga, mata lang. Alam na nila ang inyong pinag-uusapan. Diba? Sana ganun ang gift natin, ano? Gift natin. Kasi kung nakikinig tayo, yung mag-asawa, sana kung nakikinig kayo sa isa't isa, mababawasan natin ang gulo sa tahanan. Sana kung ang mga anak ay marunong pang makinig sa mga magulang, nababawasan natin ang problema sa tahanan. Sana ang mga magulang na marunong pa rin makinig sa mga anak upang hindi dumating yung araw na, Father, parang hindi ko nakilala ang aking anak. Ang aking tanong palagi doon ay, nakikinig ka ba sa anak mo? Kasi pagkamisan, kung hindi man madalas, pag may kinukwentong anak, ang ibang magulang sumisinghal agad. Sumisinghal. Ano ibig sabihin ng sumisinghal? Tumataas agad ang boses. Di ba? Pag sinasabi ng magulang, anak, dati nagkukwento ka naman. Ngayon hindi ka na nagkukwento. At minsan, dumating ang anak, sabi, Ma, may sasabihin ako. Sabi ka agad ng magulang, ano na naman yan? Paano magkukwento? Hindi pa nga bumabangka eh. Binalatan mo na. Hindi po ba? Ano? Mga minamahal na mga kapatid, talagang mahihirapan tayo. Kung sa kapwa-tao, ganyan tayo, anong inaasahan natin sa Diyos? Hindi ba? Sana dumating ang ugnayan hindi lang ng tinga at bunganga, kundi ng puso sa puso. Bumalik sana uli. Bumalik sana uli. Di ba? Dati naman, kayong mag-asawa, nung kayo nagliligawan, tinginan lang.
maliwanag na. Di po ba? Tinginan lang. Masaya na kayo. Kaya nga nauso yung salitang, pag tumingin ka, akin ka. Di ba? Kasi tinginan lang. Nagkakaintindihan eh. Pero ngayon, marami sa atin nag-uusap, hindi nakatingin. Napapansin niyo po ba yan? Marami sa ating nag-uusap na hindi nakatingin. Hindi tumitingin sa mata. Bakit? Nakikita ang ating kaluluwa. Inuulit ko, marami sa atin na nag-uusap na hindi tumitingin sa mata kasi natatakot tayo na makita ang ating kaluluwa. My dear friends, my brothers and sisters, let us go back to the real essence of prayer. If you want your prayer to be answered, learn to listen. Amen. There was a presidential dinner where the MC recited Psalm 23. It was said in a very beautiful way that after saying it, the people applauded him. Sa sobrang ganda ng pagkakasabi, marahil may tono, hindi ko alam. But it was said so beautifully that the guest applauded him. And jokingly, he asked an old monsignor among the guests, "How about you, monsignor? Do you have a psalm to recite?" And the old monsignor stood and recited the same psalm, Psalm 23. Recited it in a prayerful way that before the ending of the psalm, there was a complete silence that you can hear a needle drop. And when the prayer or the psalm ended, the camera focuses on the people, seeing people wiping their tears, others were still sobbing, and the TV commentator asked the question, "What happened? What happened?" And the other commentator said, "The MC knows the psalm, the monsignor knows the shepherd." The MC knows the psalm, the monsignor knows the shepherd. Keep this in mind, brothers and sisters. Words without relationship are meaningless. Words without relationship, regardless how sweet, are meaningless. Don't just make your prayers beautiful. Have a relationship with God. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.